What's up guys, welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how hearing aids work, how cochlear implants work, at syempre, practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isa akong clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kasi alam nyo naman guys na yung bansa natin is nangangailangan ng tulong. Kaya kailangan natin mag-disseminate ng information para kahit papano maiangat natin yung kwalidad ng buhay ng bawat isa. Okay, so ang topic natin for today is part siya ng ating home remedy series. Okay, so nag-start siya 2 weeks ago. Ang diniscuss natin is yung paggamit ng otoscope o yung kinukonsider ako as the safest way to implement all home remedies. Okay, yung otoscope na yon. Pangalawa is kung effective ba yung bawang. So alam na natin na yung bawang hindi siya ganung effective dahil kasi inhibitor lang siya at hindi siya disinfectant. At ang huli at ang topic natin for today is kung effective ba ang paggamit ng suka para gamutin or as home remedy pagdating sa luga o yung tinatawag nating otorrhea. So bago tayo magsimula, please hit that subscribe button and notification bell para sa mga susunod nating mga episodes dito sa Earflix. Ito begin with, describe muna natin kung ano yung vinegar. So yung vinegar is a chemical compound na tinatawag nating or chemical solution na tinatawag nating acetic acid. Okay, yung acetic acid na yun is meron siyang concentration. So yung table vinegar is considered as 4 to 8% na vinegar or acetic acid solution. Okay, so siya yung ginagamit natin sa pagluluto at meron din siyang mga nasusulat na mga disinfectant, maganda siyang disinfectant sa mga surface area. Okay, sa lamesa, sa mga tiles, sa kitchen. However, ang drawback lang is yung maasim na amoy. Kaya siya maasim is tulad nga nasabi ko, it's acid. Kadalasan, lahat ng mga acid, meron silang karakteristik na maasim yung amoy. Okay? For example, yung mga citric acid. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung mga kalamansi, yung mga lemon, orange, yun, dalandan, medyo maasim yung amoy niya. Ganun din yung sa suka. Kaya yung suka, medyo maasim yung amoy niya. O talagang maasim siya dahil nga kasi acetic acid siya. Okay, so another part ng ating topic is since madalas kayo nanonood dito sa Earflix, pag sinabi nating otorrhea or luga, hindi siya infection. Okay, isa siyang outcome ng infection na kung saan makakita tayo ng tinatawag nating discharge. Okay, para sa complete detail ng otorrhea, meron tayong link sa taas na po pwede nyo sundan. Okay, so pag otorrhea, luga, usually ang part na involved ang mga sumusunod. Posibleng ang part na involved is ang tinatawag nating outer ear, okay, na binubuo ng pina or ng auricle at ng ating ear canal. Sumunod na part ng ear is ang ating middle ear na binubuo ng ating eardrum, ossicles at ng ating eustachian tube. Yung middle ear, kinukonsider siya as sterile part ng ating hearing organ. Ganun din ang ating inner ear. Yung external ear naman is considered as non-sterile. Okay? Kaya siya non-sterile kasi dyan natin makikita yung mga sumusunod. Nandyan yung ating balat na kung saan maraming dead cells. Okay? Nandyan din yung mga normal flora na bacteria. Pag sinabing normal flora, sila yung hindi nakaka-infect. Okay? Nandyan din yung ating mga tutuli o yung tinatawag nating cerumen na siyang nagtatrap na mga fungal spores o yung mga amag at nandyan din yung mga pathogenic na mga bacteria, yung mga natrap dun sa ating ear canal. Now,
kung tatanungin niyo ako, pwede ba nating gamitin, okay, yung suka sa paggamot ng luga? Ang masasabi ko ay hindi. Hindi natin siya po pwedeng gamitin. Una sa lahat, kailangan intindihin natin yung luga, di ba? So yung pag nagluluga tayo, dalawang parts, again, ang involved, middle ear at ang ating external ear. Pag sinabi nating luga, alam natin, clue na yun na merong nangyayaring infection sa ating middle ear or sa ating external ear. Pag ang infection ay nasa middle ear, tawag natin doon ay otitis media. Pag ang ating infection ay nasa ear canal, ang tawag natin doon, or sa outer ear, ang tawag natin doon ay otitis externa. Any discharge na may lumalabas sa tenga, hindi natin po pwedeng gamitin ng ating vinegar solution dahil tandaan, ang way para maipasok yung solution na yon ay through our ear canal na alam nating non-sterile. So kung ipa-flush natin yung ear canal paloob, dadaan siya ngayon dun sa mga natrap na debris, cerumen, sa mga sweat glands, papunta dun sa infection na kung saan eh posibleng mag-cause ng more infection o ma-exacerbate o mapalala yung pagkakaroon nyo ng infection sa inyong tenga. So, ano yung mamumungkahi ko para saan pa na binanggit ko na yung vinegar ay isang potent na disinfectant, surface disinfectant? Marahil ang pwede nating paggamitan ng ating vinegar ay ang tinatawag nating preventive medicine. Okay? Tulad ng paglalagay ng alcohol sa kamay, di ba? Naglalagay tayo ng alcohol sa kamay para hindi tayo ma-infect ng mga viruses tulad ng COVID at syempre ng common colds. Okay. So kung maganda siyang surface disinfectant, ang maire-recommenda natin is o pwede natin siyang gamitin kung tingin natin prone tayo dun sa infection. Okay. Ano-ano ba yung mga po pwedeng prone tayo sa infection? Let's say for example, nararamdaman natin na yung tenga natin medyo makate. Okay, po pwede tayong gumamit ng vinegar solution. Okay. And bukod dun, po pwede rin tayong gumamit ng vinegar solution kung madalas tayong nagsiswimming, especially during summer, na kung saan alam natin na madalas na humid sa bansang Pilipinas at yung tenga natin parating napapasukan ng tubig. Okay. Another way is to prevent, sa preventive measure is, let's say for example, napasukan ng tubig yung inyong tenga at hindi lumabas lahat, po pwede nyong gamitan ng vinegar solution para at least matuyo yung inyong tenga at maiwasan magkaroon ng tinatawag nating otomycosis. Okay? So, as a disclaimer, bago nyo i-implement yung home remedy na to, always use an otoscope para masilip kung intact ba ang inyong eardrum. Kasi kung butas ang inyong eardrum, at papatakan nyo ngayon o bababaran nyo ngayon ng vinegar o ng suka, posibleng mag-cause ito ng active infection kung makakapasok to sa inyong middle ear space. Okay, this is again Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and also hitting that notification bell at always tandaan kung merong luga, see your ENT. Okay. At kung meron namang paghina ng pandinig, see your audiologist para matugunan ng pansin at ma-treat natin ang inyong hearing problems. Hanggang sa muli. God bless. Bye.